makulay na mundo ng showbiz, naging makulay din ang naging journey ng ating idol na bisita ngayon. Oh yeah! Kasama natin si Chuby! Hello, Chuby del Rosario! Hello, hello! Hello, Tita Winnie, Tita May! Tita Winnie, long time no see! Very, very long time, Chuby! Kamusta? Oh my, ay nako, alam mo, pinagmamalaki ko na nung magkasama tayo sa Ang TV, isa ka... Ang TV! Yes, isa ka sa mababait na bata. Bakit ka naging alcoholic, Chuby? Kung nandyan lang ako sa kinaroroonan mo, nasapok na kita, bata ka, ha? Anong nangyari sa'yo? Ay... Anyari. Ay, alam niyo Tita Winnie, it's talagang nakakatawa siya no pag when I recall sometimes yung mga pinagdaanan ko sa showbiz, kasi alam niyo po Ang TV actually was one of my best days in showbiz. Napakasaya noon nung magkasama tayo noon. Para kayong fairy godmother namin sa Ang TV. Ilang taon ka noon, Chuby? Dun sa Ang TV. Sa Ang TV, I think around 9 or 10 years old. Oo, pogi na din yan. Okay, so after Ang TV, what happened to you? Well, alam niyo tita, actually, so the showbiz journey was a very, very long journey. No? Mahaba-haba po siyang journey para sa akin. And it was very, very fun. Pero at the same time po, alam niyo na, as a child, kasi pumasok po ako ng showbiz nung 9 years old pa lang po ako. Actually, marami po siyang challenges. Marami siyang challenges. The pressure of acting, the pressure of being in front of cameras, the pressure na, alam mo yun, minsan hindi mo alam kung, syempre minsan napapagod yung mga coworkers mo. So, na-experience ko pa lahat yun. Minsan, matigas din ang ulo ko kasi bata pa ako. Na-experience ko na yun. Nasigawan ako ng coworker ko sa harapan ng maraming tao. I mean, it happens po, di ba? Yeah. And at the same time, ang dami ko lang na-experience. And during these times, I think 13 years old po yata ako noon. To answer your question po, Tita Winnie, kanina, is I think that's when I started yung alcoholism. Alam mo yun, nagsimula yun sa... 13 years old, Chuby! Yes! Oh my goodness! Okay, but until how long did you become alcoholic? Well, alam nyo, it started na, you know, papasip-sip lang. Naalala ko pa yung unang-unang beer ko, nasa bahay lang ako. Sabi ko, try ko kaya to. And then biglang parang lahat ng mga problema ko parang nawala siya for that moment na habang iniinom ko siya. So dumiretso siya for 15 years hanggang 28 years old ako, halos siguro mga 3, 4, 5 times a week. Minsan mag-isa lang ako sa bahay. Grabe, as in... Ang laki ng naging effect niya sa akin in the sense of relationships. Even until now, pag sinusubukan kong i-recollect yung mga years ko between 13 to 28, alam niyo parang ang dami mga moments na hindi na masyadong klaro. May mga moments na parang medyo hazy siya kasi medyo blurry siya kasi nga, you know, maraming mga alcohol, maraming inuman in between. Yeah. Oh my goodness. Okay. So anong what led you to be that way, Chuby? May frustrations ka ba? May naiinis ka ba? Hindi nag-flourish yung showbiz career mo? Anong dahilan, anak? Bakit? Well, Tita Winnie, alam niyo po, wala po akong complaints in the sense of career. I'm very, very grateful po with all the opportunities na nakuha ko during my days in showbiz. Napakasaya ko po nun. I would say it was more of my internal problems po kasi alam niyo po, when I was very young, ang dami pong hindi pa makomprehend ng utak ko. Okay. So ang dami kong, you know, I got so many insecurities. Yung confidence ko, syempre nasanay po ako na in front of the camera, you know, you know, I'm portraying a role in front of the camera or in front of audiences, kanya very, very confident. But you know, pero tuwing mag-isa ako, naisip ko na parang am I enough? Inisip ko sa sarili ko, am I enough? Palagi namang may mas guwapo, palagi namang may mas magaling umarte dyan. There's always someone bigger, there's always someone better than me. So inisip ko tuwing mag-isa ako, am I enough? Sapat pa yung ginagawa ko? Am I enough for people? Okay. And yun po yung naging parang thought process ko po nung panahon na yun. Oh my goodness. Okay. So ano yung turning point na ayaw mo na kuminom?
Yes, thank you po. Yes, that's actually very interesting kasi naalala ko po yung mga araw na pati yung parang kayo Tito Winnie, yung mami ko sobrang nag-aalala na sa akin. Sabi niya, "Chubby, nako, ipapadala na kita sa Alcoholics Anonymous. Palagi ka na lang umiinom." Pero alam niyo, I wasn't so worried po talaga. I knew kasi na I just had this feeling po na okay, medyo rock bottom ako ngayon, medyo ito may hangover na naman ako. Ito na naman na tayo, may amats na naman tayo. And alam ko lang na there was something better on the way. So dito ko po nahanap ang yoga. Yoga. So the practice of yoga po, nung ginagawa ko siya, you know, it's a very physical practice. And ako kasi medyo makulong yung utak ko. medyo hyper po kasi yung utak ko. So yoga was very, very good. Kasi tuwing nasa yoga pose ka, relax na relax ka. Nare-relax yung katawan mo. And then nare-relax yung utak mo. And then lahat ng mga toxins unti-unti nawawala sa katawan. And so from there po, from yoga, I continued this journey. Nagbasa po ako ng mga Eastern philosophies. Marami akong mga binasang books, sinalihan ng mga meditation retreats. Meron po akong sinalihan ng meditation retreat. Grabe, ano siya? 10 days. Ang tawag po dito ay Vipassana. 10 days siya na walang magsasalita. As in pure silence lang for 10 days. As in grabe. As walang in, magsaya, day, as hindi ka nagsasalita? Silent? Everything? Quiet? Every day. For 10 days, every day silent. Tapos, I think for mga 16 hours a day, wala kang gagawin kundi uupo ka lang doon kasama ibang mga kasamahan mo tapos mag-meditate ka lang. Mga 16 hours a day yun. Super intense siya. Masyadong maglukluk ang pasensya, di ba? Sa simula, dahil syempre hindi ka sanay, di ba? Na hindi ka magsasalita, wala kang kakausapin for a long period of time. Eh, paano mo naman naisipan o paano ka napasok sa parang anong tawag sa coaching, life coaching. Oo, confidence coaching. Yes po. So bali po, I would say that yung isang malaking tulong po sa akin alongside my healing journey was also pranic healing. And yung pranic healing po, it's a healing modality, it's an energy healing modality na nagsimula po actually sa Pilipinas. Global po siya. Yes. There are thousands and thousands of practitioners around the globe, pero dito po siya nagsimula sa Pilipinas. And naging instructor din po ako sa pranic healing. And from there, I learned the art of actually being able to heal other people. Wow. And so, very effective po siya. For example, kahit nandyan po kayo sa studio, and nandito po ako sa bahay, effective pa rin siya. So kahit anong distansya po, kahit nasa US, we have so many experiences and testimonials that it does work. And so as I started to learn how to heal people, and you know, fast forward to today, you know, I feel na parang naisip ko na, you know, medyo marami na po akong na-experience sa buhay na ito. I've experienced the highs, I've experienced the lows, lahat po ng mga challenges, sobrang dami na rin po. And I thought, because I know how to heal, I would love to be able to give back. I would love to be able to give back to support yung mga kababayan po natin, yung mga fellow Filipinos po natin. I would love to be able to offer this healing to them, to be able to support them, to be able to empower them. And so yung ginawa ko po is, hinalo ko po siya. Lahat po ng natutunan ko sa healing journey ko, I also joined mga psychology retreats. So I studied a lot about the human psyche, about emotions, about healing, about energy. Wow. And pinaghalo ko po siya sa showbiz journey ko. Wow. Kasi after showbiz po, nag-stage plays ako, nag-hosting ako for until now, I still host din po. And I entered the entrepreneurship journey, then the entrepreneurial journey. So pinagsama-sama ko po siya into what I call holistic confidence coaching program. And yung goal ko po dito is to be able to help. Kasi hindi po pa minsan yung mga Pilipino. Ako po, I'm actually sobrang introvert po ako. I love being alone. Minsan po pag maraming tao, minsan ang bilis ma-drain po ng energy ko. I also get shy from time to time. I also experience yung anxiety around other people. But you don't but look like it now, Juby. You don't like it now. Full of confidence. So how can they get in touch with you if they're interested to heal? Oh yes. So so they can just easily contact me on Instagram. Saka alam niyo po Tito Winnie, I'm actually one thing I'd also like to share with you at sa lahat po ng mga nakikinig kasi people have been reaching out to me about alcoholism na nahihirapan po sila and I decided po to launch what I call a coaching healing program. Online lang po ito for 30 days and I'm launching it next week. Okay. And this is for people that are looking to overcome alcoholism. Oh, wow. So if you're looking to overcome alcoholism,
I'm launching this next week. Anyone po experiencing alcoholism or even depression, that's another program that I want to launch very soon. 30-day program, purely online, anywhere you are. Feel free to contact me on Instagram, and I'll be happy to help you. Wow, Chubby, you've come a long way. Super. Thank you. The highs, the low, and the lowest, and you are here to stay. Very good. Thank you for the time, Chubby. So, thank Instagram, Chubby del Rosario lang, ano? Yeah, just search me lang po. Search me on Instagram, Chubby del Rosario, tapos okay. Message lang po. Very good. Okay. Well, God bless you, Chubby. Bye. Congratulations salamat. For your success. Thank you so much. Salamat. And more success sa iyong mga salamat talks. Po. Hello, Idol, Chubby del Rosario.